guys, welcome back to my own channel. This is Evelyn Ricoloyan. So for this video, I'm gonna share you about the IMG investment tungkol yung nakaraang video ko. Yung sa IMG investment. So may nag-comment doon na gusto sana siyang mag-invest kaso wala pa siyang pera, gusto siyang magtrabaho. So, gusto siyang mag-apply ng Taiwan. Kaya nakakatuwa yung comment niya, mag-apply daw siya ng Taiwan. Ang sabi niya, "Ma'am, gusto kong mag-invest ng IMG kaso wala pa akong perang pang-invest. Kaya gusto ko sanang mag-abroad. Paano ba mag-abroad? Paano mag-apply dyan sa Taiwan?" So, yun yung sinabi niya. Yun yun ang sinasabi niya sa vlog ko. Of course, bago ka makapag-invest is syempre, dapat may pera, dapat may trabaho para makapag-ipon at makapag-invest. So, sabi niya, "Madam, pwede ba akong mag-apply ng Taiwan? Paano po mag-apply ng Taiwan?" So, that question is very interesting. So, gusto ko sana siyang mag-invest kasi wala pa siyang trabaho. So, in short, para makapag-ipon siya, gusto siyang magka pera. So, ngayon, so, shout out to you, madam, sa nag-comment sa last video ko before. So, madali lang ang pag-apply dito. Una, of course, magkuha ka muna ng passport kasi yun ang pinaka-importante, yung passport mo. And then dapat pag sa Taiwan ka talaga, first is you have a UMID ID. So dapat may UMID ID ka. And then the next is dapat meron kang voter's ID. So, all you have to do is kukunin mo yung passport mo and then yung UMID ID and your voter's ID. So, yun yung pinaka-importante para makapag-apply ka dito. And then, of course, your school documents like your diploma, your form, your transcript of your associate na yun. So, once complete na yan, maghanap ka na ng agency sa Pilipinas. Merong mga agency doon na pwede kang mag-apply dito. So, meron tayong JS Constructor. Meron tayong JS Contractor or JS Contractor. Basta ganun. JS. So, JS. Meron tayong so, pagkatapos mo ng, magkuha ka na ng passport, UMID ID, and then your voter's ID. Pagkatapos nun, of course, your school documents. Pag kumpleto ka nun, pwede ka nang mag-apply sa mga agency. So, meron kayong GS, sa Cebu meron, Melacom. Yung pinaka nun is Melacom. Magandang agency yan. And then, my agency before is Worldwiser. So, maganda yung Worldwiser din kasi yun ang agency ko dati, Worldwiser. So, pag nag-apply ka doon, meron silang preliminary examination, meron silang entrance test, and then kadalasan doon, pag na-interview ka na ng employer, is kadalasan, lalo na pag ngayon COVID, so, online lang talaga sila. Online yung interview mo. Minsan, meron talagang employer na magpunta talaga ng Pilipinas para mag-face to face yung interview nyo. Tapos, pag nakapasar ka na nun, yun na yun. Mag-undergo ka na ng medical. Ganyan lang kadali ang pag-apply ng Taiwan. Mabilis lang talaga. Mabilis yung apply ng Taiwan. Madali lang yung mga requirements at saka mabilis lang. Nakapasar ka sa employer, may employer ka na. So, mag-undergo ka ng medical. So, pag okay yung medical mo, na clear yung medical mo,
So, meron tayong PDOS, pre-departure seminar. So, pagkatapos nun, i-schedule tayo ng visa appearance. Yun yun ang ano sa Taiwan. Kailangan may visa appearance ka. Tayo mismo ang magpunta sa RCBC building in Makati City. Tayo talaga ang magpunta doon para appearance visa. Meron tayong saglit lang naman, hindi naabutan ng isang oras. Mayroon tayong orientation bago tayo aakyat doon para sa appearance visa. So, may mga guide naman tayo. So, yun ang mga kailanganin para makapag-apply dito. The last is your appearance visa. Kasi sa appearance visa din yung titingnan yung hindi ba picky yung mga documents mo. Yung stricto sila sa mga ganyan pag nag-apply ng visa. And then, pag okay na yun, mga after 1 week or a days, ma-approve yung visa mo, yun na yung schedule ka na papunta dito. Ganyan ka, bilis ang pag-apply ng Taiwan. Once you meron ka ng employer, so, yung pag-preso diretso-diretso na. Kaya to you, madam, good decision yun. Maganda talaga, mag-abroad ka muna, mag-ipon ka, at saka mag-invest. Kasi, of course, mag-ipon tayo para makapag-invest. Yun naman lang yung goal natin kung bakit tayo mag-abroad. So, sana makapunta ka dito at sana pwede ka lang mag-message sa akin. Pwede kitang i-endorse kung saan akong agency. Pwede ko sasabihin kung saan mo gusto mag-apply. So, pwede. Kaya, madali lang. Madali lang, madam. At saka yun. Passport, humid ID, voter's ID, and of course, your school documents. And after that, pwede ka nang mamili kung saan ka nga agency. So, yung proceso, once you have an employer, makapasa ka sa employer, medical and then visa appearance, yun lang yung gagawin mo. Of course, the pre-departure seminar. Yun lang yung proseso mag-apply ng approved. Napakabilis lang. Lalo na dito sa Taiwan. So, sana nakatulong yung vlog ko. Sana nakatulong sa iyo. Sana makita mo to. At saka, parte sa investment sa IMG, pwede kayong mag-message sa akin. Ibigay ko sa iyo kung paano mag-member ng IMG through online. So, sa mga gustong mag-abroad dyan, pwede akong magbigay ng tips kung paano kayo mag-proseso, paano kayo magkuha ng passport. Mag-comment lang kayo sa video na to. Please comment this video para mag-guide ko kayo kasi of course magdadali lang naman yun. Malaking tulong din yun kasi nagsimula din ako sa hindi ko alam. Kaya sa nag-comment, shout out to you madam. Sana makapag-apply ka. Sana wala na tong COVID kasi ngayon medyo marami pang COVID dito sa Taiwan. Ano pa siya? Parang sunod-sunod na talaga tumataas na yung cases dito. Kaya ngayon, stricto muna ngayon yung pagtanggap nila ng mga migrant workers mo, lalo na mula sa atin, sa Pilipinas. So, as of now, mas maganda habang naghihintay tayo na ma-okay na yung panahon, mas maganda, maigi prepare muna tayo ng passport. Yun ang pinaka-importante, humid ID and voter's ID. Kung wala ka nun, hindi ka makapunta ng Taiwan. Kasi yun ang kailanganin talaga ng Taiwan. So, kaya, madali lang. Ganyan lang yung kabilis. Mabilis lang siya. Tsaka yung ano. Mabilis lang talaga siya, mga madam. And of course, kung sinong gustong mag-reseller sa gold jewelers natin, so you are welcome to comment this video below. Pwede kayong mag-reseller sa gold jewelry natin habang hindi pa kayo makapag-abroad. So, that comment is very, gusto kong makatulong ng mga ganyan kasi alam, dati ganyan din ako eh, wala akong kakilala kung paano mag-apply, paano ba talaga. Kasi yung pag-abroad talaga, yung una lang ang mahirap. Actually, I was in Japan before. 3 years din ako doon.
So medyo mahirap pag nag-apply ng Japanese, nag-study ka pa ng Japanese language. Dito wala ka nang dapat pag-aralan. Of course, mas maganda naman din yung sahod dito. Sa sarili mo naman din kung paano mo i-budget yung pera mo para makapag-ipon ka. Diba? Ipon is life sa mga OFW. Ipon talaga. So, sa ngayon, mataas pa ang cases sa COVID. Hindi pa masyadong mag-ano. Pero, maano din yun. Gumagaling din to. Kaya laban lang tayo. Mga badam, sana makatulong to yung video ko. So, good luck to you. And, goodbye. Thank you for watching. See you.